guys, ito na tayo. Susubukan na natin yung in-unbox nating portable spray paint. Kung bago lang kayo sa aking channel, please do subscribe and click the bell button to para ma-notify kayo sa aking susunod na mga videos. Okay guys, start na tayo. Okay guys, ito yung pipinturahan natin gamit ang portable spray paint natin. Ito yung ginawa kong cabinet para doon sa kusina namin. DIY lang din yan. Ito yung mga kailangan natin gamitin para sa pagpipintura natin. Kasi mamasilyain muna natin yan eh. Ito, paleta, dalawang kailangan natin dyan. Masilya, papel deliha, 120 yung gaspang niya. Tapos pintura, pangkahoy. Tsaka paint thinner. Siyempre, itong pinaka main topic natin, yung portable spray paint. Susubukan na natin siya, guys. Okay, guys. Magtitimpla na tayo ng pangmasilya natin. Masilyain muna natin. Okay, guys. Ito, magtitimpla na tayo ng masilya natin. Itong mga ginagawa ko ay base lamang po sa mga pag-aralan at napapanood ko sa mga ganitong videos or topic. Kung may mga feedback po kayo o tips para mas mapaganda pa natin yung ating project, comment lang po kayo sa comment box para malaman ko kung ano yung mga dapat kong baguhin o dapat pang i-improve sa mga project natin. Okay guys, sana na dyan. So guys, tapos na tayong magtimpla ng masilya natin. Sana natin magmasilya. Ito, biliyain muna natin yung ating cabinet bago natin patungan ng masilya para hindi tayo magastos sa masilya. Ayun, tapos na tayong magliha, magmamasilya na tayo. Guys, basta tayong magmasilya. Tayo natin matuyo muna bago natin liyain ulit. Okay. 1 hour later. Okay guys, tuyo na yung masilya natin. Liyain na natin siya. Okay! Siyang pinturahan guys. Nadali natin ito sa likod doon tayo magpipintura para hindi maamoy ng mga bata at ng mga palibot dito. A few moments later. Okay guys, start na po tayong pintura gamit yung spray
Paalala lang po, hindi po ako expert. Kung may mali man po kayong nakikita, suggest lang po kayo. Titimplahan ko muna po yung pintura natin. Lalagyan ko ng paint thinner para maging malagnaw. Kaya po pala natin hinahaluan ng paint thinner para lumabnaw yung pintura, kasi pag hindi malabnaw yung pintura, babarado sa spray paint natin eh. Ay, malabnaw na po siya, kaya sali na po natin siya sa spray bottle. Yan o. And guys, guys, sana maging success tong pagsubok natin sa portable spray paint na to. Kasi first time kong gagamit nito eh. Totoo lang guys, kinakabahan akong gamitin to eh. Baka pumalpak tayo. A few moments later. Guys, lumipat tayo ng pwesto kasi umuulan doon sa likod. Lumipat ako dito sa harap. So, bigunti nyo na ulit tayo. Few moments later. Ayan, tapos na po siya. Pasensya na po kung merong mga ano-ano. First time po nating gamitin yung portable spray paint. Po guys. Okay naman po siya. Kung first time nyo pong gumamit, medyo mahihirapan kayo tulad ko. Para sa akin, medyo nahihirapan ako ng pag-i-spray kasi di pa masyadong kabisado kasi. Pero para sa akin, portable nga siya. Okay naman siyang gamitin. Yan po siya, yan yung finished product natin. Nice. Atutuyuin na lang po natin yan. Ay. Yan guys, kung mapapansin nyo, may tape siya sa harapan na may plano akong gawin dyan na tatapik natin sa next video ko pag natuyo na to. Okay guys, abangan nyo po yung next video ko kung anong gagawin ko sa harap na ito. Hey guys, salamat po sa panonood sa aking video. Comment lang po kung anong masasabi nyo sa aking pag-spray. Kung may tips po kayo o suggestion, comment po lang po sa comment box para malaman ko kung ano pa yung dapat kong baguhin o dapat kong gawin sa aking pag-spray. Salamat po. Kung na-satisfy po kayo sa aking ginawa, please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Okay guys, salamat! It's caught in the crossfire.